Si Maria Carpena ay ipinanganak ng 22 ng Oktubre ng taong 1886. Kaya sa araw na to, isineselebrate natin ang kanyang 127 kaarawan. Ipinanganak siya sa Santa Rosa, Laguna nila Camilo at Maria Evangelista. Hindi siya nakapag-aral ng musika, ngunit may angking ganda ang kanyang tinig. Sa kanyang paglaki, naging kalimitan siyang naimbitahan sa mga kapistahan at siya ay isang membro ng koro ng parokya ni Santa Rosa de Lima. Dito siguro siya nadiskubre ni Don Severino Reyes, ang isang pinuno ng Gran Compañía de Zarzuela Tagala. At nang siya 14 na taong gulang, naimbitahan siyang dumanap sa isang papel sa Teatro Zorrilla. Nang malaman to ng kanyang ama, labis niya itong ikinagalit. At dahil doon, itinakwil si Maria Carpena. Napilitan siyang lumuwas sa Maynila at napaampon sa mga madre ng Kolehiyo de Santa Rosa na isang biyaterio o ampunan ng mga batang babae. Doon nakilala niya ang kanyang naging kabiyak na si Jose Alcantara. Doon nagumpisa ang pagkakahiwalay ni Maria Carpena sa kanyang bayang sinilangang Santa Rosa. Ngunit ng taong 1912, sa isang pagtatanghal at isang libretong ginawa ni Don Severino Reyes ang Mindamora, biglang nag-quit yung kanyang pinunong artista na si Maxi Mayatko. Hindi naman na bagabag si Severino Reyes sapagkat alam niya na may isang probinsyana na napakagaling kumanta sa Santa Rosa. At yan nga ay si Maria. Pinasundo siya, lumuwas siya ng Maynila at sa loob ng 2 linggo, uwido lamang ang kanyang kaya, hindi siya marunong bumasa ng nota, ay nakuha niya ang lahat ng titik at tono ng Mindamora. Ipinalabas ito ng Marso ng taong 1912. Dito nagumpisa ang matatawag nating karir ni Maria Carpena. Masyadong natuwa si Don Severino Reyes, kaya sa loob lang ng 2 buwan, naisulat niya kaagad ang isang libreto, Ang Walang Sugat. Ang Walang Sugat ang isa sa pinakamatagal ng sarsuela na hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin itong ginaganap sa maraming entablado. Sa katotohanan ng mga taong siguro mga 1970s ito o 1980s, si Madam Imelda Marcos ay ibinalik niya ang sarsuela. At ito yon. At kung mapapansin ninyo, ang libreto ng Cultural Center of the Philippines, ang pabalat nila ay si Maria Carpena. Yan ang kwento ni Maria Carpena. Sa Mindamora, sa Walang Sugat, nagpatuloy ang kanyang pagsikat. Kinilala ng Kamaynilaan at ng mga karatig probinsya. Nang taong 1908, dahil ng mga panahong yon, tayo ay nasa ilalim ng Amerika, naging presidente ang dating gobernador-general ng Pilipinas na si Howard Taft at naimbitahan si Maria Carpena. At doon niya sa Amerika ay ginawa niya ang unang recording ng isang Pilipino under Victor Recording Company. Kaya kinikilala si Maria na kauna-unahang Pilipino na nag-record ng plaka. Napakaganda sana ng karir ni Maria Carpena, ngunit may malulungkot na bahagi ng kanyang buhay, katulad ng siya'y 18 taon lamang nang siya'y magbiyuda at naiwan sa kanyang 2 anak. At pagkatapos pa nun, sa gitna ng kanyang pagsikat, ng gabi ng 7 Marso ng taong 1915,
Pagkatapos ng kanyang pagtatanghal sa Teatro Zorrilla, inapuntahan ng isang matinding pagsakit ng tiyan si Maria Carpena. Dinala siya sa San Juan de Dios at nang kinabukasan ng ikawalo, namatay si Maria Carpena. Malungkot ang kanyang kasaysayan dahil naputol ang isang napakaganda sanang masasabi nating karir sa kanya bilang isang sarsuelista. Malungkot hanggang sa kasalukuyan sapagkat hanggang ngayon hindi nakilala ang isang Maria Carpena na napakalaki kung tutuusin ang naging kontribusyon sa larangan ng musikang Pilipino. Hindi siya naging national artist bagamat ang kanyang orkestra na Molina ay ginawaran ng pagiging isang national artist ng NCCA. Nagtayo kami ng isang grupo sa Santa Rosa ng taong 20 at siyam. At ito'y dahil na rin siguro sa inspirasyong binigay ni Ginong Danny Dolor na nagbigay ng isang tribute kay Maria ng taong 1997 sa Intramuros. Nagumpisa kami upang ibalik ang alaala ng isang bituing malaon nang nawala ang kanyang ninyo na baon sa limot at dahil nga sa siya itinakwil ng kanyang mga magulang ni hindi nakauwi ang bangkay ni Maria sa Santa Rosa. Nang taon ding iyon ang 20 at siyam or 2009, naisipan kong hanapin ang labi ni Maria Carpena. Ang sabi ng aking mga kamag-anak, halos imposible na yan sapagkat halos 100 taon nang namatay si Maria Carpena. Ni hindi namin alam kung saan siya nalibing. Sa totoo lang, ni hindi namin nga alam na ganun ang kanyang kasaysayan kung hindi pa kay Ginong Danny Dolor. Nalaman namin ang kanyang kalambuhay ay natala sa Lopez Museum at maging sa Library ng Cultural Center of the Philippines. Bagamat ganun, sa aking napakaliit na research lamang sa internet, napag-alaman kong si Maria ay napalibing sa La Loma. Kaya't nang buwan ng Hunyo ng taong 2009, pumunta ako kasama aking mga kaibigan sa La Loma para hanapin si Maria Carpena. Nagulat ako nang pagdating ko sa La Loma, 54 hectares pala ang La Loma. It's like finding a needle in a haystack. Pero ewan ko ba, buo siguro ang aking will para hanapin ang labi ni Lelang. Naniwala ako na matatagpuan ko siya. Kaya't nang 13 nga ng Hunyo, pumunta kami doon. Kasama ko si Dennis Kila, ang aming musical director. May nakita kaming libingan doon at itinuro niya sa akin. Ngunit nang tingnan ko ang mga datos, mali. Ayon sa opisina ng La Loma, totoo ngang nalibing si Maria Carpena, ngunit ito dahil hinukay ng taong 1970 at hindi nila alam kung saan siya dinala. Malungkot at halos sumuko na talaga ako, ngunit sa pag-uwi ko sa Binyan, napag-isipan ko ang maraming dahilan na maaring nandun pa rin ang kanyang labi. Pumunta kaming muli sa opisina ng La Loma at this time sinamahan kami ng kanila sa mga empleyado. Dinala kami at ako'y excited kasi palagay ko, eto na, makikita ko na si Lelang. Ngunit pagdating namin sa lugar, yun din ang nakita namin ni Dennis Kila noong June 13 of 2009. Sabi ko talaga nga yata hindi ko na makikita si Maria. Pero, nang halos sumuko na rin nga ako dahil talaga nga yata hindi ko na siya makikita. Kung bakit parang naakit ako sa isang lapida na maliit na hindi ko mabasa ang nakasulat. Tinanong ko sa sepulturero kung papaano ko ito mababasa. Kagad siyang kumuha ng mga ilang piraso ng dahon na ipinahid niya sa lapida. At sobra po ang naging kilabot ko sapagkat habang ipinapahid ang dahon sa lapida, unti-unti pong lumabas ang pangalang Maria Carpena Alcantara. Halos 100 taon, nakita ko ang labi ni Lelang.